The popular social media superstar, introducing the problem child, Jake Paul! Presenting one of the most devastating heavyweight KO punchers of all times, the two-time heavyweight world champion, former undisputed, undefeated heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. The problem child. Do you think he's going to stick to a script and just like have a little move around? Have you not been paying attention to Jake Paul? Exactly. He is a ruthless who wants to iron out Mike Tyson and stand over his lifeless body with his arm in the air as if he'd just KO'd the real prime Mike Tyson. I would not get into the ring with him unless he had no pulse, rigor mortis had set in. I would not mess with Mike Tyson. I don't care that he's 57. Do not mess with Mike Tyson. Mike Tyson was the baddest man on this planet. Absolutely. The most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. And he still got that inside him. Whatever you call it, psycho rage or whatever it is. Yeah, he got a chance, but if Tyson hit him with one of them old, I feel like it's 88. What's Jake Paul gonna do if Tyson hits him in the body? I think just one of those hits anywhere in your body would hurt. Mike Tyson, at his age, he's still got the power, he's still got the speed. He's still got speed combination. He's still got that style. Still in shape. He can knock out Jake Paul. I just don't think he's ready for that. Mike Tyson is a trained killer. Bakbak ang Mike Tyson at Jake Paul para sa isang 8-round heavyweight match na gaganapin sa 16 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa laban na ito ay marami po sa mga lehitimong mga boxing fans ang talagang nakaabang sa pagbabalik ng tinaguriang the baddest man of the planet na si Iron Mike Tyson. Sa laban na ito, mga idol ay maraming nagsasabi na lubhang napakadelikado dito sa isang legendary boxer na kaharapin ng isang mas batang boksingero na ngayon ay nasa kanya ngayong kapanahunan. Pero dahil nga sa nananalaytay kay Tyson ang dugong warrior, mga idol, ay kaya naman naikasa ang laban sa pagitan ng dalawa. Ngayon ay naniniwala po kasi itong si Mike Tyson na nariyan pa rin ang lakas na mayroon siya para sa gayon ay mapahirapan ng mas batang kalaban. Pero hindi din naman kasi lingid sa ating kaalaman na dahil nga sa may edad na itong si Tyson ay kaya naman hindi na ganoon katatag ang katawan nito sa pagtanggap ng mabibigat na sunto na pwede po maging pangunahing bintahin itong si Jake Paul para manaig sa magiging laban nilang dalawa. Pero di din naman natin isinasantabi ang pagiging mahusay at eksperyensadong boksingero nitong si Tyson na kanyang magiging pangunahing sandata sa magiging laban niyang ito. Ngayon din sa mga idol natin dyan na hindi pa po pamilyar sa kung gaano nga baka delikado ang makalaban itong si Iron Mike Tyson, ay iaahin ko po sa inyo mga idol ang isa sa kanyang mga nagdaan na laban na kung saan ay kinakailangan ng maraming gwardya para mapangalagaan ang laban. Dahil sa kahit tumunog na po kasi ang kampana, ay patuloy pa rin ang dalawang boksingero sa pagbato ng suntok. Ito po'y isa sa pinakamagandang laban na nagawa ni Mike Tyson. At ito nga po ay nung makaharap po nito ang halimaw at knockout puncher na si White Buffalo Franz Botta na mayroon po noong kartadang 39 na panalo, may isang talo at may 24 na nanakaut sa kanyang 39 na naipanalo mga laban. Samantala itong si Tyson naman, mga idol, ay may 45 panalo, may 3 talo at may 39 na nanakaut sa kanyang 45 naipanalo mga laban. Sa laban ay medyo hirap ang isang Mike Tyson dahil sa laki at hinaba ng kanyang kalaban. Kaya naman kinakailangan pang humakbang ng isang hakbang nitong si Tyson para maipatama niya ang kanyang suntok sa kalaban. Pero mabilis din talaga itong si Botta, mga idol, na nakakagawa ng malakas na suntok sa tuwing lumalapit na sa kanyang depensa itong si Mike Tyson. He gets hit hard by Botta. Does Botta have the ability to combat this? Botta certainly doesn't look afraid. Behind that jab, you're right. And he hasn't done it. He hasn't done it, Passage. There's some blood on the head of Mike Tyson. Very well indeed. It's what he's wanted to do. I just had a little deja vu called Bone Crusher Smith dancing. And I'm starting to see that unfold right before being very patient.
See when Mike's slipping underneath, he's avoiding everything Mike does. So it's Tenzin off to start. Strike. They continue to hit after the ball. Here we go again. Here come the corners. Here comes security. It's Bedlam in the ring. Well, the two have to be ripped apart. Bolton was doing some ugly things. Sa round 2 po mga idol ay bumibigat na ng husto ang tensyon sa pagitan ng dalawang boksingero na kung saan ay inaasahan na sa knockout po magtatapos ang laban ng dalawa dahil sa bigat ng kanilang mga suntok na pinapakawalan. Well, both didn't do much damage. And Bolton won the first round, so this is interesting. Well, let me tell you, Bolton's doing a pretty good job of fighting. Hit him two hands in each ear. The vice. That should pop your eardrum for you. Well, this one was more Botha than Tyson. Having none of that. He's backing up Botha. Botha did not back up. He's losing his cool. This was the right hook and almost went down. Botha, don't hold or you'll lose a point now. There's another one coming. More punches and he's landing more. Tyson is being out-jabbed. Resorting to any and all tactics here. Well, both is charging and smothering the punches, but he's again with that wild left hook. He's coming forth because there's fire in Mike Tyson's eye. There's fire. Street fire. This is the kind that got into in the streets of Brooklyn. And again, a left hook to the jaw by Tyson after the... Sa round 3 mga idol ay bahagya na pong nagiging mas agresibo itong si Mike Tyson. Alam kasi ni Tyson na hindi po uubra ang pagiging technical na boksingero dito kay Franz Botha. Kaya naman kailangan niyang gibain ang depensa ng kanyang kalaban. Sa pamamagitan ng sapilitang pagpasok at paggiba sa depensa ni Botha. Over the logo and would overwhelm Franz Botha. Looks fatigued already, exhausted. Either. He hurt Botha with that right hand. He just jabbed in and through. Can't win that one. Round 3. Former fighter, and knowing the game, as a referee, I see he's going to do the same thing. Both are being warned for the hold. Round has to be taking tolls on both fighters. What takes toll is the emotion. Tyson sent both back, but it was off the shoulder. Now a left by Mike Tyson. Come on back. Except for perhaps after. Many of them take a point away for excessive holding. Then Botha's got to fight. He didn't come here to fight. He came here to punch and hold. And that's something that is not necessarily respectable. And Botha backing up. That's not the strategy Botha said. He talked about punching, stepping off the side and punching again instead of punching. And the layoff has hurt his speed and it's hurt his... Just get Tyson into the deeper rounds and then he'll feel my power. We'll see. Sa round 5 mga idol ay masasaksihan nyo ang one punch knockout nitong si Mike Tyson na talagang gumiba sa kanyang kalaban at tuluyang tumapos ng laban. I mean, he's not going in with 2-3 shots. Mike's got a fire. Oh, good right hand by Francois Botha. That was a solid shot on the face of Tyson. Look, if you research it, it's points deducted. Come on, punch it in there. Tyson. Pull him back, Mike. Pull him back. Again, he looks over off his opponent. Pull him back, Mike. Pull your arms back. Something to Tyson. As Botha tries to get this into the later rounds, it's round 5. Listen, he just smothers him. That's the way to beat Tyson. He's doing it. Double jab. Botha has a terrific chin. We've seen that. Botha not following Brooks's instructions. It's a non-combative posture, and in this case, of the power Tyson shots that we've seen him hit people. Not once. Get out of here. Now you go. Tries to open it up, does Tyson. He's been down 2 times in his career, both versus Michael Moore. If he doesn't listen to his corner, what does he need him for? He's got to do what Brooks wants. Get your arms back. Up both his nose. Very slight. Almost nothing. Still he recovers. Botha, but Botha able to come back, and he's talking to Tyson. He should have came right up with hooks. Break clean. 11th round. First time Bobby let 2 punches go. He can't get off 2 punches. I mean, that is a mark of a shot fighter when you can't get off punches. A screwdriver. Down goes Botha.
taas sa suntok ang sinalo ni Botta mula kay Tyson. Nagawa pa naman pong makatayo ni Franz Botta. Kaya lamang ay dahil sa bigat ng suntok na sinalo mula kay Tyson, ay hindi na napanatili ni Botta ang kanyang balanse. Kaya naman ay nanalo po itong si Mike Tyson by round 5 knockout. Kaya naman ay sa tingin niyo mga idol, magagawa po kaya ni Tyson na may pamalas ang kanyang lakas sa mas batang si Jake Paul? Comment na po ang inyong magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niyang mapag-usapan dito sa ating comment section.